nasa likod na si Ichigo eh. So siguro protektahan mo na lang si Ichigo talaga. Hindi na lang ano dito lang next play. Well, it could be easily been done, of course. Sobrang solid naman yung front line nila dito si Rhea, Wing, and then Sofra. Tapos, mahirap kasi dito, on this specific, kapag may Lohi, it is probably gonna be a Chester hero. Yes, mas ang bilis ng magiging ikot nila dito, and mabilis din yung magiging panel nila for the YSS. The Valir, oh, the Kimi would be a good pick, diba? Di ba be able to buy this up? Yeah. No Helgurt, no? No Helgurt, hindi na pwede mag-Lancelot, no? Ayan, another side lane na lang talaga yung option dito na next play. Mm-hmm. Kimi will look good, really, for this game. More so with the Valir paired with him, di ba? Totoo. Kumbaga, ang banat ng Blue Fire dito, eh, well, scaling naman sila dito. Kayang-kaya nilang i-hook. Yes, YSS could be able to be gods na kung ever man na makasok nila dito yung Kimi. Pero there was an Atlas. There was a Valir that could be able to show everyone off for NXP solid. So, the big question is, how would they be able to take down the Kimi? It's all about the application on the early stages of the game. Well, the active playstyle, no? Next play is actually decided against Kimi. Napaka-aggressive naman ng next play sa early game. They could start invading the Kimi. They could start giving a hard time for Kimi. And Kimi always needs a really nice early game, especially first 2 minutes ng laro. And baka doon mag-check kagad yung mga member ng next play. But I did feel na okay yung comp ngayon ng Blue Fire. Well, it's voting time, ano? Rob, and yeah, I'll be the person to vote na lang. Maganda yung comp ng Blue Fire dito, but not enough for me to remove my doubt so far on this roster compared to what I've seen with next play solid. So I'm gonna be putting my vote muna. I'm gonna be putting my vote on next play. Alright. Well, for me, I will be going against that one. Kasi if things pans out, pagka na-hold ito ng Blue Fire up until 10 minutes or so, if 10 minutes, anytime, any day, this will be a proper win for Akimi. The only thing that pwedeng ipapasukin sila dito if MP mag-overcommit na talo lang agad doon si Chu. And given, ito yung tipo ng Kimi na medyo fast pushing, yung jungle active. Oo nga eh. Yun nga talaga. Kaya nga sinasabi ko rin na pag ito, naisahan mo sa jungle, tuloy-tuloy na eh. Pero yes, by the side, dahil mas mabilis yung jungle ngayon ng Kimi natin. Tingnan mo kung gano'ng kabilis nilipin ni Lito Wanderer, not ng Kimi. It might be by an inch, pero that would be nice ngayon. On the move na, si Chester. Manchester is actually disrupting Kaga. So, you know, parang kung iisipin mo dito, yung rotation dito, I think mas mabilis para dito sa side ng Blue Fire. And medyo may part tayo, no? I was actually thinking Limbs would be the one to carry, pero it's just actually gonna be Chu. Yeah. At, oh yes, it's Chu. Interesting as well na ang pinupli ko doon ni Yawi. Bernard, but he got heavily punished there by the Valier, pero still not really enough. We still have no first blood for this game, no? I can't help but feel na parang safe pa nung game mo ng Bren, tsaka Odin na. Nag-chance ako na, tapos unang kill, tutuloy-tuloy na, no? It could actually go with that. Pero ito, no? Ito kasi magiging catch talaga dito, parang yung sinis. Medyo negated dito, si Grimsu. So, it's up for him kung paano niya mag-force out kasi all of, actually, four. At least 3 pala ng mga main heroes dito or core heroes for NXT Solid 2 have its purified. So meaning that Zangrips would have a hard time landing the fatal links into effective case na magkaroon. Pero they do have here the use of na pwedeng-pwede pumasok agad doon sa backlight din nila na ma-port, na ma-purify din. That's the time for Grimsu to take advantage and get a good or land a good fatal links. Yeah. Again, alam naman natin kung gano'n ka kaya Fatal Links yung ina-headline natin dyan kasi nga, alam natin kung gano'ng game-changing yung Fatal Links eh, diba? Mm-hmm. There we go. Alam din natin kung gano'ng kaganda ang macro sense dito ni H2. They can actually see kung gano'ng siya wise sa paggamit even the mounting shocker just so they can establish a little bit of pressure against Blue Fire. No, buti na lang wala pang turtle at this part. Mm-hmm.
I think isa yun sa ano eh, medyo magpapa-differentiate on both teams. Kasi feeling ko ma-hold nila to eh. Up until the 3 minutes, all leads, most likely. So, walang mangyayari up until the, yun yung magbibigay talaga ng advantage who will be able to secure the first 13. Wala na perfect match si Crimson doon ha, ganun. Yung mga tags natin nag-overextend na papunish din talaga ng napakabilis. Parehas nung nangyari alas kay Yawi kanina. But still, hello. First blood in this game. Umiinit. Alam nyo guys, mukha lang walang nangyayari. Pero pag mas matagal na walang first blood, mas lalo lang umiinit eh. Pero ano, no? Blue Bar is the scaling team dito. Like, it's like a game top time bomb para sa series na to. Kaya. So I guess NXT Solid will be the one to be very aggressive in nature dito sa first 10 minutes of the game. Or at least 5. Patulad dyan, Yawi. Okay, tignan natin ha. Yawi here. There is the fatal links completed by Grimms. So aray, mga kaibigan, tutok agad. Pero si Choi was able to walk away. Habol ni Reddy J. And he can attack even more. That's the first kill. Sige pa na members dito naman. Mga Blue Fire at tuloy ang kapuya. Atras muna ko eh. Ito ngayon. Ito ang Blue Fire. And that's it. They were able to mag one members. Pero tol, namisod ko. Sino nakakuha ng turtle? I didn't see that kasi nakatutok ako to hold the Kimmy, to be honest with you guys. Kasi ang nangyari doon, actually, makikita mo na dito eh kung ano yung targeting ng NXT Solid. Even Rene J going doon sa backlanes, that's why Chu was forced to go inside the tier 1 tournament. It's heavy nag-amateur of the Guardian itself. Kung katalagang tinatarget nila dito si Chu. Alam naman natin eh. So yung may susi talaga dito eh. Pero at least hindi ka naman na shutdown King Joe. Tsaka isang talon lang. And it's a good thing then that I think yung purification na nagbigay ng enough moments din for Joe the moment na tumalon si Rene J. The job of Rene J was good. Talaga ano lang, malakas din moments field na provided the purification doon. Yeah, and actually it's H2 who did get the third then. We got H2. So again, consistency in H2. Pero may init ni Crypto, round 2 na yun. It was the expert that was back in. May isang kill din naman nakuha dito yung next play, no? Upon the replay at Renegy against Secret. Oo. Medyo maganda ay nagiging ikot dito ng Blue Violet alone. Isipin mo rito, no? If Crypto could be able to get at least one defensive item and go take a break into uplink type, walang ulit-ulitin kung ano man yung nangyayari. But wala, i-force na unang Fatal Links, tanggal lahat na mag-force nila yung Purify. Ito kasi yung medyo nag-ahuhod lang eh, for Blue Fire to be able to go in. Yung mga Purify, once this, everything na wala dito, the NXT Solid will be on the defensive. Ah, yes. Totally. Lalo pa may pagpapuloy Blue Fire, ang Flaker din, yung hawak nila dito. I mean, that might be used defensively, pero pwede mo sila gamitin yan. Offensively, no? We got Mount on the turtle dito. And I cannot feel na yung early expectations dito the next play, na-break agad ng, ano, ng Blue Fire, but still there is H2. And the guy is always headlined, not really by his more than his micro skills, but by his consistency. Again, dito si Unseen. Pero yata, pwedeng sunod-sunod yan. Na-gibs and show dito, purination, sunod na lang yun. And hindi makapasok si Secret. Sino-zone out lamang ni Chester. Agawan dito ng bump na, Secret pala naman yung H2. Oh, ang ganda ng pasok doon ni Yawi, securing him into unseen. Medyo nawala yung formation dito ng Blue Fire from the 13th. Parang may part sa kanila that they would like to contest, pero parang haphazardly, nagdadalawang isip sila eh. Diba? Parang pwede yata, kaso for sure merong Purify yan. So that would actually leave Blue Fire, yung part na uncertainty, na hindi nila mawari siguro na tama naman, ito na ba yung opening, or hintayin muna natin. Not to mention na baka threaten niya H2, diba tol? Tapos na lang damage siya, ganun lang, classic scaling on YSS. And YSS talaga para sa, my personal opinion is, the number one carry right now. Bilis eh, ang bilis ng farm eh, ang bilis ang taas ng damage sa paligid mo. Para alam mo yung ano, early revamp kay Bruno. Ganun kagad yung magawa ng damage. Yung hindi pa ready maglaro yung mga, ano, yung community against Bruno. Parang ganun yung vibes ngayon with YSS. Now, naset up dito si Crimson. You know, those kind of free kills binibigyan mo sa NXP automatic. And the advantage of that, there is the kick on the H2. Hindi na follow up agad. He got damage for reals, for serious. Pero not enough to get any execute. Here comes MP. Another engage by Yawi. No commitment na. And the mapping shocker na lang to make this advance of the Blue Fire Squad of one. And it na doon si Crimson. It'll be a different story. Nandali pa dito yung valley natin. Yun lang. I think this is dito na nagsisimula mag-mess up kayo yung Blue Fire. Oo. Oh. Well,
nga sila dun sa di mo early formation nila, like their first 5 minutes na na-hold nila eh. Kaso, habang tumatagal, lumalakas si H2O na mga main shower, nararamdaman na yung mga squishing heroes dito ng Blue Fire, like Let Alone Unseen. Or even Chu. Yeah. You have to go in with a plan eh. Automatic yan. Tali na rin dito si Limbs, mga kaibigan. The next play tall has taken good control now this game. That is the third turn, huh? They have a gauntlet of 3,000. Grimzo has to walk away. Even though the Fatal Lynx is using the French defensive because they're not seeing anything now. At si Yawi uminit na. Hindi na sila pinahinga ngayon ng next play. At magsisimula na kang magpila ang patungong pagdurot dito. Itong next play solid. Man, a secret here. Wala to walk away. Wala kay MP Thought. They're just cordering as well sa Yuzo. Man, ang bilis. Ang bilis ko. Ang bilis maapula ng apoy dito ng next play. Oo. Medyo, ito nga, dito ngayon magkakaroon ng malaking problema dito yung Blue Fire. Kasi, yes, they have here the Kimin na probably gonna be going for hybrid. Kasi, jungle go for first at least a BOT item or at least Raptor Machete. Kaso nga lang, hindi nila nagawa yung gusto nila itemization. Technically, hindi lang siya nag-go for BOT kasi alam nila that they would are already on the back foot. Nag-direction na kagad siya, pero doing what? Yun lang, pero nakag-isa pa rin naman, napaka-please ng version because multiple BOTs kaya gano'n mag-hit mo. Ang nasa side din naman, na ang Blue Fire. And again, Grimzu trying to get the timing in for that Fatal Link. Si went for the flicker. Fatal Link is the first of Purification H2O. Trace palapit na maalam dito ang malaking buhay ni Grimzu. And paano ba may Yawi po mong piyang pabalik para matamaan na lang siguro si Limbs. So yun na, liberatory na ulit para dito sa next play. Grabe, it's on a roll talaga dito for H2O. The Mountain Shower is really giving Blue Fire lahat ng miyembro nila dito having a hard time, even on initiation. Kahit si Grimzu, napapadalawang isip siya kung kailangan nila mag-isip na time. Kasi pwedeng gawin yung Fatal Links ni Grimzu. Kaso nga lang, yung mga kakampi niya, almost half HP na, just the mere fact ng ulti ni H2O. Pwede sa skilling ang ganda ng brush sa likod. They went to meet. At doon si H2, tumalo si Yami. There is the follow-up. Beautiful play na ginawa ka agad. Na makamalipan na dito ng next play. Limbs tries to corner in. Makuha na nakilig ang Yami pero hindi na makalaga. Kasi yung damage na binuha ka dito ng next play. Sobra, sobra. MP na pasobra yata ng abad nito. Nakuha ngayon ng kill si Joe. And it goes over Nanny J. Walas rakit. Hindi na. But the overall train is 4-4-2. At upang pa yata yung mid lane ni Meryl. Grabe. Grabe yung mga pinapakita dito. NXP solid showing up that they're really the team to beat them dito for this specific series. And yun nga, mga kaibigan, ang pinakamaganda doon, mga kaibigan, countless threat yung binibigay nila dito sa Kimi. Parang tuloy-tuloy Rene J, yung threat ni Rene J, yung threat ng Avatar of the Guardian. Yes. Once na mawala yung purify niya, parang ano na eh, parang sobrang layo na ng range niya sa mga kakampi niya just to be safe and not die. You can only hit so much eh as a Kimi, no? Sa binabato rin dito rub ng ano ng next play. And man, hindi man nakita doon sa ating highlight pulley pero yung setup ni Chester was really stellar, eh, no? Oh, yung sa may purple cross sa may likod ang linis and yeah, layered that Kufra with the Louis, very threatening. Grabe. Yung mga bagay talaga dito. Sa pwede din eh, no? I mean, by Chester, kung iisipin mo, is good guy to actually give Chul na a chance na mag-back agad eh. Just the mere fact, pwede fake nga eh, na ulti. Gagawin ang pag-agawin. Okay, di Yawi. He did commit. Nakagiba si Unseen na ako, napapura siya yung flicker dito. Alam niya eh, merong mountain shaker. Leaves, very awkward entry there. Wasn't able to get the kill. Kinatay na lang siya ng next play doon. Malirapit sila dito, no? Parang nagiging passive. Actually, too passive na to the point na nakabantay lang siya. Kumbaga, parang the main role of Unseen dito is just to watch out kung sino yung papasok dito para kay Chu. Tapos when you think tol, na parang mainit din yung Blue Fire, tapos parang kaya naman, H2's consistency can easily return the moral of whatever loss or whatever loss is committed or is exchanged from the mistake committed ng next play sa simula. Parang ang dali, basta okay si H2, okay lang si NXP, no? Makapagbigay ng konting kills here and there. Diba? Totoo yan. Pero ito, there's still a chance for Blue Fire to be able to come back into this game. Of course, this is still a Kimi. Once a Kimi with at least a mage item na makompleto, pero still that might actually die there. But habol sila kay Rene J, like what we've seen, nakikita-kita pa rin naman yung damage ng isang Kimi. You have to model it correctly into proper heroes. Yeah. And
parang nag-juggle effectively ng next play yung damage ng Kimi, di ba? Oo. Parang if you're the Kimi, you find yourself hitting different targets for a short amount of time. Pamaya, hindi ka pag-catch yung tinatamaan mo. Minsan, Kupra, minsan Esmeralda, bottom line, no execute eh. And maybe that's where it is lacking. Walang execute kill dito yung blue fire, no? Parang, alam mo yun, kung Palmon pa siguro to, parang mas may execute kill pa, di ba? Parang ang game, ang play na lang talaga ng Blue Fire ngayon is to tell this one, probably give, when nakuha na yung Wounded Lord, is hold nila to, up until na makakuha at least 3 or items dito, yung si Chuto that could be able to burst out. May damage pa rin naman eh. And ang mahirap lang ngayon is that Grimsu, parang hindi niya makuha yung group nila o makakuha sa magandang main na mix. Yung napapabilis ng punishment kay Ansin, the moment na rin yung maya-maya go for extend, bullet factor lagi talaga. Yung next play. If yun, nag-accounting that, no, dun sa pagbulat na yan, yun ang malaki problema. Set up pa ni MP tsaka ni Yawi dito sa may pinaka-record ko. Sakto yung minion wave na darating ngayon. Pero third, who's taking some damage on that? Doesn't matter. Even if Yawi is saying goodbye, ilan ba ang namatay dito sa side ng blue part? Apat! And that's it! That's gonna be 20 minor turns to be taken in. One for the bot, one for the main, and one for the base, and they will rotate as well. Panira ng moral, mga kaibigan, na tamang emotes. Indeed, this is the team that was able to be Team Payabang, but the Payabang will take the win for this game number one. Next play, solid. Solid performance, indeed.